Hello po. Good evening, everyone. So, dito po si Pastor Jeff. Good evening po, Pastor Jeff. Mama Josie, Giselle, John Marco, Aldrin, Kuya Aldrin, and Jasmine, and si Nanay Velma. Ayan. So, good evening po, everyone. Hintayin lang po natin yung iba na makasali. So, good evening, Justine. tayo po ay magsimula muna sa praise report and prayer request. So, starting with Nanay Vilma. Praise report po, Lord. Lord, salamat sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at lalo na sa proteksyon ng aking pamilya. Prayer request po is protection po para sa Sunday sa ating anniversary sa church. Ayun. Praise the Lord. And we're all praying para po sa successful anniversary, 40th anniversary ng ating church. Good evening po, Ate Allison. Mga listening mode po, so pakinote na lang po sa inyong name. If listening mode and then kung listening mode po kayo, pwede nyo rin po gamitin yung chat box natin para sa inyong praise report and prayer request. At kung meron pa po kayong at kung meron po kayong gustong i-share later on sa ating salita ng Diyos sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos later. Mama Josie, ano po ang ating prayer praise report and prayer request for tonight? Good evening po. Good evening po sa lahat. Praise report. Magaling na si Papa. Ayun, praise the Lord. Praise the Lord. At prayer request naman, prayer request natin yung paging nalalapit na paglipat nila Jorel dito sa LA. Mm-hmm. At saka yung pagbubuntis ni Liana, maging okay lahat ng test sa kanilang mag-ina, sa baby, tsaka kay Liana. Amen. Amen. Maraming salamat po. Sino po? Good evening po, Kuya Vince and Ate Mai. Welcome po. Magandang gabi po pala sa lahat, sabi ni Nanay Bill. Ayun. Ako naman po, ang praise report ko is yung bagong taon na binigay po sa atin sa akin ng Diyos. 31 na po ako, so praise the Lord. Maraming salamat po sa kanya dahil sa kanyang provision, sa akin po, sa personally and sa buong pamilya po namin. And ang prayer request po, same din po ng mga prayer request sa ng iba is yung ating anniversary. Maging smooth po lahat, no? So, starting with yung preparation po natin this coming Friday. So, lahat po maging smooth hanggang matapos po ang ating anniversary. At sana po marami tayong naimbita at maiimbita this coming Sunday. So, ayun po. Good evening po, Tita Rose. Any prayer, praise report and prayer request po? If you're able to, ano po, speak po. Good evening po, sabi ni Kuya Vincent Ate Mai. Ayun, nawala si Tita Rose. So, ayun. Welcome po sa Simbang Pinoy at Upper Zoom Prayer Meeting natin every Wednesday. Every Wednesday at 8 p.m. po. So, kung may mga prayer requests po kayo or mga testimonies po kayo, welcome po kayong mag-join every Wednesday sa Zoom po at 8 p.m. So, tonight po, ang ating devotional leader. And then, tatanungin ko rin po sila kung ano ang kanilang praise report and prayer request bago po magsimula sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang Devo leader for tonight is si Ate Jasmine po, and then will be followed by John Marco, Mama Josie, Justin, Kuya Dito Manny, and then ako po. So, ayun po. So, Kuya Aldrin and Ate Jasmine, any praise report and prayer request? Praise report po is permanent na ako. Praise the Lord. Thank you, Lord. Yeah. And praise the Lord din po na sa pag-iingat po niya sa pamilya namin, sa pagbiyahe ko po sa pa-uwi.
And si Allison, okay na siya, magaling na siya. And si Anaya kanina, nag-exam siya sa math. Pumasa po siya. So thank you Lord sa paggabay po sa kanya. And yun po, praise request lang po is sa pag-iingat pa rin po, good health and prayer request po kasi medyo masakit yung sa kaliwang. Hindi ko alam kung appendix to or kidney, pero makirot siya pag umuupo ako going dito sa Balakang. Hindi ko alam kung ano to eh, pero ano na lang po, prayer request na lang po na sana wala lang to na okay naman po ako. Back pain lang, no? Back pain lang yan, te. So, basa, yeah. Bago, basa muna po tayo. From Allison, praise report po is magaling na po ang pakiramdam ko and prayer request ko po is gumaling na po ang sore throat ko. So, lagay natin Allison, sore throat. Ayan. And then, welcome po sa mga bagong pasok. Ate Angeli, Ate Darren, Pastor Kled, and then itong si Samsung SM. Si Kuya Jonas po ba to or si Tita Peps? Welcome po sa sa ating Upper Zoom prayer meeting and gathering and fasting. Sige po, dumako na po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na pangungunahan po ni Ate Jasmine. Ay, take it away, Ate Jasmine. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo. Heavenly Father, thank you Lord for this day na itong gabi to na makakapag-share ng salita po ninyo Lord na marami po kami matutunan and gabayan po ninyo kami sa aming lahat ng mga ipagpipray po namin sa mga susunod na mga tao po mamaya at maging maayos po itong aking verse na mapapaliwanag na mas na maliwanagan po at hindi po maguluhan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ang aking pong verse is Psalm 139, verse 10. Even though your hand will lead me, your right hand will hold on to me. Bali po ang context po ng verse na ito ay isinulat ni David sa Psalm 139, verse 10. Ang title po ay The All-Knowing, Ever-Present God. Ibig sabihin po, lahat alam ni Lord kahit saan nandiyan si Lord para sa atin po. Then sa chapter 10 po, may tatlo po tayong punto. Ang una po is yung even there is kahit sa, nasaan ka pa. Then yung pangalawa po is your hand will lead me. Lagi si Lord ang nandiyan para ituro sa atin. Ituro tayo sa tama. And pangatlo po is yung your right hand will hold on to me. Nasasamahan tayo ni Lord kahit at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo bibitawan. So, sa pagkakaintindi ko po na kahit anong season po o sitwasyon ng buhay natin, laging nandiyan si God, masaya man tayo o malungkot o kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ituturo sa atin at gagabayan niya tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin basta tayo ay manatili sa Kanya. Yun po ang aking pagkakaintindi. So, ang tanong ko po is, share a situation when you felt God leading you and guiding you. Sa akin po, ang maishishare ko po is, like, ngayon pong nag-pray po ako nung, matagal na po ako nag-pray na magkaroon ako ng trabaho dito sa Amerika. Then, nakapasa naman po ako sa LAUSD, kaya lang, natagalan po yung tawag sa akin. So, nung inalok ako ni Sister LB na mag-caregiver, na pinag-pray ko naman po kung saan niya ako dadali at ituturo niya sa akin, gagabayan po niya ako, na yun nga po, si Bob,
si Bob na alaga ko, si Sister Alice, and sa pag-aalaga ko sa kanila, marami po ako na-realize na kaya ginaid ako ni Lord dito muna sa pag-caregiver. Kasi una-una, yun na yung pinag-aralan ko sa Pilipinas na para magamit ko rin po. And also, na yung magkaroon ng compassion, na nalaman ko na may compassion ako sa pag-aalaga, na hindi lang basta makapag-alaga ka lang is ganun. So, kaya po yung naisip na realize ko na every moment na segundo, minuto, oras, every day na mahalaga ang memories. Especially sa ate, sa pamilya, na lalo na kapag ano tayo, katulad ni Lord, na lagi niya tayong ginagabayan and also basta magsiklak tayo parati sa kanya, glorify God, then serving family, church, and community. Na lahat ng gagawin natin is God's will talaga. And so yun po. Kaya po, para po sa akin is nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sa paggabay niya po sa akin parati. Na hindi niya ako binitawan, na kahit minsan parang gusto ko nang bumitaw, pero si Lord, go, ito yun, tama to, ganitin gawin mo. Kaya po yun, super grateful po ako kay Lord. Yun lang po, thank you. Ayun. Sige, Adrian, baka may gustong idagdag ate. Ikaw, the loves. Sa akin, ayun, yung sa, siguro sa akin, yung leading ni Lord is, naramdaman ko dun sa ministry. Kasi, nung after nung yung matagal akong na-stop sa ministry, dung inintay ko talaga dumating si na Jasmine sa si Allison. Na, nag-church hopping kami, and then yun nga, we were looking for a home church. So, iba-ibang church, hindi po kami magkasundo-sundo saan kami magsisimba, kung saan kami magsaserve at saka mag-grow together. And then, yun nga, after the pandemic, nagbukas nga yung, ano, yung basketball ministry ng La Pilnas. And then, parang God guided us na try natin. And then, ayun na, God is now using us at La Pilnas. We're serving, we're learning more about God. And then we're also being used to disciple the next generation, which is one of, ano, talagang lagay ni Lord sa puso ko. And ayun, I'm so blessed kasi not everybody can say na the whole family is ano is going to church, the whole family is serving at church. So I'm really blessed to say that for me and my household, we will serve the Lord. Yun po. Amen. Maraming salamat Ate Jasmine and Kuya Aldrin. Ako naman po, yung mga i-share ko dito, I think yung wisdom coming from the Lord, especially when it comes to making a decision, whether it's small or big, sa aming mag-asawa, pag hindi siya mutual, parang sinasabi ko kay Guy Rose, parang I don't consider it parang na nandun yung wisdom and knowledge. I think mas nako-confirm ko kapag coming from the Lord, kapag mutual kami, and then may wisdom din from the Lord. I mean, wisdom from other people that knows you personally. So I think yun po yung sa akin, na doon ko nararamdaman talaga yung guidance ng Lord when it comes to like making decision, whether it's small or big. So ayun po yung mas-share ko about our lesson for tonight. Ayun. So bumasa po muna tayo ng mga prayer, praise report and prayer requests. Coming from Ate Angeli, good evening po. Praise report po. We are feeling better now. Praise the Lord. No more cold. We also met some nice people earlier and they are interested in visiting the church this Sunday. They are trying to know God more. And then, ang prayer request po ni Ate Angeli na idadagdag natin sa ating prayer request is yung ang kanyang ultrasound. Jelly. Ultrasound. Hey,
And then, message from Ate Darren. Good evening po sa lahat. Praise report po thank God. Okay na po si Nat Nat. Ayun, wala na pong sipon. Thank you po sa prayers nyo. At prayer request sa darating na Friday na pagtanggal ng tonsils ni Jaja. So we're all praying for Jaja sa kanya pong surgery this coming Friday. A lesson or a takeaway from Nanay Vilma. Admit ko lang po. Admit ko lang po lahat ng joining. Answer po, maiksi lang pong sagot ko. Yung gumawa po si Lord ng way para po madala ako sa LA Philnas. Yun po ang masasabi ko na sitwasyon na feeling ko ay dinala ako ni Lord sa tamang landas. Amen. Praise report from Ate Mai and Kuya Vince. We thank God sa kagalingan po ni Michelle from food poisoning kagabi and also from the complete healing for Marla. Thank God din po sa maayos na pag-move ni Michelle last Monday sa bago niyang apartment sa Riverside. And for our prayer request po is for God's continued guidance, protection, and favor in Michelle's studies, kalakasan, and more blessing po para sa lahat. At batiin po natin yung mga bagong pasok. Good evening po, Tita Janet, Ate Angelie, CJ, Kuya Jonas, Lauren, Pastor Bert, Tyrone, and wala na po. Baka may nakalimutan pa po ako. Ayun, so ang next po na magte-take away, I see Mama Josie. Ano po ang take away natin for tonight? Or share a situation when you felt God leading and guiding you. Hello. Sa akin, lahat ng mga bagay na makapagpapalapit sa atin sa Panginoon, yun ang leading ng Panginoon sa atin. Yan lang. Amen. Thank you po, Mama Josie. Hindi na pa po ang hindi listening. Tita Janet, maybe you wanna share a situation po when you felt God is leading and guiding you. Share ko lang po yung aking ano. During my diagnosis po ng cancer 2022. So, dalawa po yung doktor ko dyan. Yung isa is systemic oncologist at yung isa po ay isang surgery oncologist. Sabi ng aking surgeon, sabi niya, I would suggest that you would have your surgery first before your chemotherapy. And then sabi naman ng systemic oncologist kasi siya po yung sa mga chemo treatment ko. Sabi niya, I would suggest that you would have chemotherapy before your surgery to shrink your cancer, to shrink yung lump, sabi niya. Naku, sabi ko, Lord, paano ba to? Dalawang doktor to. Bibigay ng sarili nilang opinion. So medyo naguluhan po ako doon kasi dalawang doktor to. And so I really sought the Lord. Sabi ko, Lord, which way will I gonna go? So I prayed and I talked to the Lord. And it was impressed in my heart that I would have surgery first before chemotherapy. And I just want to thank God kasi I have the same diagnosis with a friend when I went back home in the Philippines. Parehas na parehas kami ng diagnosis. Nauna yung kanyang chemo bago yung surgery niya. So sabi ko, Lord, salamat kasi Lord, talagang kagalingan ko, Lord, sa ilang manggagaling. Kaya nga po, tunay nga, kuminsan, gaya noon, wala naman sa Bible yun, ano, kung alin ang uunahin natin. Pero yung walking in the Spirit, keeping in step with the Spirit, the Lord will always speak to us. As we seek, the Lord will give us an answer. And as we ask the Lord, He will always answer us. So, yun lamang po. God is so good in all things. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Thank you po, Tita Janet. Kuya CJ, anything to share about this dito po sa lesson for tonight? Good evening po sa ating lahat. So, share a situation where you felt God is leading you and guiding you. So, ayun po, para sa akin, siguro yung situation where
there's this thing po na gustong-gusto ko po talaga na ano na there's something na meron akong gusto talaga pero like there just like dun sa minention po noon dun sa mga sermon si Pastor Jeff kano na parang may yes may no and may mas better para si Lord kano so I felt na parang tayo may mga I mean naman natin meron tayong mga gusto sa buhay ganyan pero when we pray to the Lord nililift natin kay Lord there's a yes there's a no and there's some na may some there's this option na there's something better na ibibigay sa si Lord so yun I think yung recent one is that the Lord has given me something better sa situation na to na ano and that I felt great and I mean sa una parang hindi magugustuhan yung hindi mo magugustuhan siguro dahil iba siya or malayo siya dun sa gusto mo pero it's like when you come to think of it it's still a blessing and that parang mas maganda nga talaga siya kung iisipin na binigay sa'yo ni Lord kaysa dun sa parang gusto mo talaga so yun I think yung basically to summarize po yung the Lord's will and the Lord's plans for you is much better kana and ayun hindi dapat tayo mabuhay na parang as comparison palagi but rather we should always lift up to the Lord lahat ng gusto natin ganun and the Lord will answer us always po so yun. Salamat, Kuya CJ. So, kung may pahabol pa po kayo ng mga takeaway, pwede nyo pong i-chat habang nagpe-pray po tayo. So, ang ating prayer leaders for tonight, Elder Philness attendees po will be me, and then Church of the Nazarene po will be Ate Jasmine. And then, complete healing from complete healing po muna tayo Mama Josie and then complete healing from cancer Tita Janet and then ating personal supplication special favor and requests will be Kuya Aldrin and then events po natin will be Kuya CJ. And then, popcorn prayer and then ang ating pong benediction will be Pastor Bert. So, tayo po ay magsimula na sa panalangin. Let's all pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, at sa gabi po ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord, na muli po nagkasama-sama po kami upang manalangin, Lord, sa mga tao at sa mga prayer requests po na nasasaad dito, Lord, sa aming Upper Zoom prayer gathering, Lord. At maraming salamat po, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin, Lord, at sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin at ipagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin, Lord. Tunay kang tapat sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Lord, sa aming church, Lord. Una po sa lahat, bago pa po kami manalangin, Lord, at sabihin ang aming mga prayer requests, Lord, ay patawarin niyo po kami, Lord, sa mga nagawa po namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Mga nasabi, nagawa, at naisip, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito, Lord. At patuloy niyo po kaming gabayan, Lord, sa lahat po na aming gawain, especially sa aming church, Lord. At patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom and knowledge, Lord. Katulad po ng lesson namin for tonight, Lord. Continue to lead us and guide us, Lord, kung ano man po ang gusto niyong ipagawa sa amin at sa aming mga pamilya, Lord, especially with our church and with our ministries. Lord, we're praying for our LA Fieldness attendees, Lord. Starting with Sempron family, Gianna, Tita Girly, Leslie, Pastor Dave. Lord, we're praying for this family, Lord, and continue to bless them and use them mightily sa inyong ministry, Lord. Especially with Tita Girly and Pastor Dave, Lord, kung saan man po sila pumunta, Lord. Kayo po nawa ang mag-ingat sa kanila and give them traveling mercy at makauwi po sila dito ng safe and sound sa Los Angeles, Lord.
Continue to bless them, Lord, especially sa kanilang trabaho, sa kanilang pong school, at ang kanilang pong mga desires, na ang mga desires ng kanilang puso, Lord, ipagkaloob niyo po sa kanila sa inyong perfect timing, Lord. Pinapanalangin po rin namin ang aming pamilya, Lord, Jirel, Jairus, Rachel, Rizel. Continue to bless us, Lord, and pag-ingatan niyo po kami, especially kapag po sa aming pagbabiyahe, Lord, every day. And nawa po, ipagkaloob niyo po rin ang mga desire ng aming puso, Lord. Pinapanalangin din po namin si Curtis Roger, Lord, patuloy niyo po siyang ingatan sa kanya pong trabaho, lalo na na po sa church na nandun po siya, Lord, and continue to bless him and his family as well. Yes, thank you, Lord. Itataas po namin sa inyo ang mga sumusunod, Church of the Nazarene, GS General Superintendent, Busi, Clacor, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento, District Superintendent Mark Kliman, District Office Staff, Shape Person, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Pastor, Sister Girlie, Sister Rachel, Sister Elby, the Fullness Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Reeve, Pastor Gled, English Congregation, Joshua Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Kison Lee, Moon Hu Lee, North Korean, Jongwan Lee, Heisuk Lee, MCB Staff, Star, Curtis, Nick, Maynor, and New Covenant Academy, God. At yatas po namin lahat sila na lahat po ng mga leaders na to, God, is gabayan po ninyo, ituro po ninyo sa kanila kung ano po yung mga dapat po nilang, lahat po ng mga plans po nila, God. Gabayan niyo po sila and also God, provision. Lahat ng mga provision, God. And also sa kalusugan, God, palakasin ninyo ang mga katawan nila, lalo na yung spiritual po nila and sa bawat pamilya po nila, God, na magkaroon ng maayos na kalusugan and safe po silang lahat, especially yung mga kung ano man po yung mga mag-mission po, God. And also, God, lagi niyo rin po poprotektahan ang church, God, na maging safe po lahat, lalo na ngayon may mga estudyante po, God. And also, God, sa lahat po ng mga MCB staff, God, is maging malakas din ang katawan nila and also mas mag-seek po sila lalo sa inyo, Lord. And also, God, yung mas marami pa pong mga kaluluwa na ma-save din po, God. And lahat po ng mga plans ng bawat congregation po, God, is maging maayos, magkaroon po ng unity ang bawat isa po na yung mga leaders po namin, God, na maging maayos at maalis yung mga inggitan, God, na magkaroon ng humble ang bawat isa, God. And also, God, na maging masaya itong darating na anniversary, God, na makiisa rin po sila sa amin. Maraming salamat po, God. In Jesus' name, I pray. Amen. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Panginoon. Nilalapit po namin ang aming mga kapatid at nanghiling po sila ng complete healing, Lord. Si Pastor Jeff, sa prostate or kidney problem, Lord. Dalangin po namin ang aming pastor, Panginoon, na tulungan mo po siya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magiging maayos po, Panginoon, kung ano man po yung nagiging problema niya, Panginoon, Lord. So po, Panginoon, ang hinihingan po namin ng kagalingan. By your stripes, we are healed, Lord. At kami po, Panginoon, ay humihingi ng kagalingan para sa aming pastor.
Lord, alam po namin, Panginoon, na ito po ipagkakaloob mo sa kanya kung ano man po yung dinaramdam niyang dito, Panginoon. Ganun din po, maging maayos din po yung mga iniinom niyang mga medicine, Panginoon, Lord. At dalangin po namin ang dagdi ang paggaling niya, Panginoon. Jesus name, Jesus name. Ganun din po kay John, bleeding right eye. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po, Panginoon, ang kagalingan yung mata ni John, Lord, at malis na po yung pag-bleed nito kung mayroon pa po, Panginoon, Lord. At maging maayos po yung kanyang paningin, Panginoon. Ganun po kay Ariel Pacheco, yung sis niya, Lord. Kung ano man po ito, Panginoon, bigyan mo rin po siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At tanggalin mo pong lahat ito, Panginoon, sa biyaya at tulong mo. Ganun din po kay Tatay Tony, yung bone disease niya, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na makalakad ng maayos si Daddy Tony, Lord. Pa-birthday po na muna po sa kanya, Lord, ng kagalingan, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ito po ay bibigyan mo, Panginoon, ng daigdiang kagalingan, Panginoon, at siya po ay makakalakad ng maayos, Lord. At ganun din po kay Arthur, yung back pain niya, Lord. Ganun din po, Lord. Dinadalangin po namin yung pananakit ng kanyang likod, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang maalam sa lahat. Ipaalam mo po sa kanya kung ano po yung mga dapat niyang gawin, dapat kainin, Lord. At ganun din po kung ano yung mga medicine na dapat niyang inumin, Panginoon. Lord, ganun din po kay Dolores, yung anxiety infection, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam po anuman po, Panginoon, yung dinaramdam niya sa mga sandaling ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, yung kanyang pag-iisip, Panginoon, at yung anxiety niya, at ganun din po yung infection, kung anuman po yung infection na yun, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ikaw po, Panginoon, ang magbibigay, Panginoon, ng kaalaman para sila po ay gumaling. Bigyan mo rin po sila ng mga doctors na maayos, Panginoon, at mga nurse na mag-aalaga sa kanila kung nasa hospital po sila, Panginoon. Lord, ganun din po kay Elijah, yung pagpapa-opera niya sa Friday, Lord. Gabayan mo po ang batang ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na malapit ka sa mga bata, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa kanya habang sa kanyang operasyon, Lord. Habang siya po inooperahan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po siya, Panginoon. Ganun din po ang kanyang mga magulang, Panginoon. Alisin po ang kanilang pag-aalala, Panginoon. At pagkaloob nilang lahat sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na maalam sa lahat, Panginoon. Lord, ganun din po kay Pastor Jiang Wanli, yung kidney stroke niya, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ipagkakaloob sa kanya ang kagalingan, Panginoon, at magiging maayos po, pati na po yung sa kanyang paglalakad, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, na siya po yung anak mo, Panginoon, kaya hindi mo po siya bababayan at hindi mo po siya iiwan. Ganun din po kay Tita Berna, yung knee problem din po niya, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpagaling din, Panginoon, yung pananakit ng kanyang ni, Lord. Kung ano man po, Panginoon, ang dapat niyang gawin, Panginoon, ay ipaalala mo po sa kanya, Panginoon, at kung ano man po mga gamot na kailangan or operation, kung kailangan, Lord, yun po ang mangyari, Panginoon. Ganun din po kay Patrick Noel, Lord. Able to walk, joined to the church, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, yung pinakamimiti, yung desire ng puso ni Brother John, Lord, ipagkaloob mo po ito, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, ito po'y magiging magandang patotoo sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga nananambahan, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, na hindi mo po kami bibiguin, Panginoon, na balang araw makakasama na po namin ang buong pamilya ni Brother John Noel. Lord, ganun din po kay Ivan de Rosario, yung mental health niya, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa kay Ivan, Panginoon, na
Ikaw po, Panginoon, ang nagsasaayos nito, Panginoon, kung ano man po yung gumugulo sa kanyang isip. In Jesus' name, Lord, bibigyan mo po siya ng kagalingan, Lord. Ganun din po sa aming ang dating DS namin, si Greg Garman, Lord, kay Bob. Ganun din po yung mga dementia nila, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbabalik sa kanilang maayos na kaisipan, Panginoon. Ibabalik mo po sa lahat sa kanila yung mga nakakalimutan na po nila, Lord. Gabayan mo po sila, Panginoon. At ibalik mo po ang lakas ng kanilang isip, katawan, Panginoon. At dalangin po namin mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa mga ipinag-pray po namin ito, Panginoon. Lord, ganun din po kay Mami Seni, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming great healer, Lord. Siya po ay nasa Pilipinas, Lord. Gabayan mo po siya, Panginoon. At makauwi po sila ng ayos dito. At alam po namin, Panginoon, na sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay makakauwi na po siya at hindi ang gagaling na po siya, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Ganun din po, dalangin po namin kay Jasmine, yung kanyang back pain, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kagalingan ay pagkakaloob mo kay Jasmine upang siya po ay makapagtrabaho ng maayos sa kanyang trabaho. Salamat din po, Panginoon, dahil na regular na po siya, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan at mapasalamatan sa buhay nila at sa pamilya nila, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na yung back pain po na ito hindi magiging dahilan para hindi po siya makapagtrabaho ng maayos, Panginoon, sa kanyang trabaho, Lord. Bibigyan mo po siya ng dagliang kagalingan, Panginoon. Ganun din po kay Allison, yung sore throat niya, Lord. Bigyan mo po siya ng kagalingan upang siya po ay maka-join, Panginoon, sa aming anniversary sa Sunday, Lord. At dadalangin po namin, Lord, na lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, ay bibigyan mo po ng kagalingan upang kami po sama-samang makigalak, Panginoon, sa aming 40th anniversary na sa Sunday, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming pinag-pray na ito, Lord. Alam po namin, Panginoon, na wala imposible sa iyo. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. At bibigyan mo po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo. At kung mga hindi pa po nakakakilala sa mga ipinag-pray po namin, ito po, Panginoon, ay dalangin po namin ang kagalingan na ito ang magiging gabay para po sila makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil kami po'y nagtitiwala na ipagkakaloob mo, Panginoon, ang lahat ng aming ipinalangin sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon ng Diyos, na maalam sa lahat, na hindi nagkukulang, mapagmahal, Lord. Alam po namin, Panginoon, na akatagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Ay, po-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob mo na po. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon, kagalingan na ipinagkaloob mo na po sa kanila. Maraming salamat po at binabalik na po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Thank you, Lord. Panginoon, tinataas po namin ang mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, that they will have a complete healing from cancer. We pray for Isabel. We pray for Medina Panganiban. Lord, we pray for Miss Mina. We pray for Jonah's mom. We pray for Sonia Almosera. We pray for Tina Ocampo. We pray for Joji Bondoc Stevens. We pray for Tess Uy. We pray for Ricardo Madrid. We pray for Rachel, for Lisa, for Kimo, for Bezad, and Edwin Lucas. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na kami ay lumalapit. Humihingi ng iyong kahabagan, O Diyos. Pipuin mo ang katawan ng iyong mga anak na ito, Panginoon, who are going through cancer, O God, right now. Father, just pray that you will bring healing, Lord, to them. Lord, hindi lang po sa cancer, maging karoon din po sila, Panginoon, ng healing in their spirit, soul, and body, O God. We pray for healing as well for those family members inside of them. Lord, I know that
Probably they're also struggling, but Lord, we pray by your grace and by your mercy, abutin mo nga po sila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumalaw, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Kami po ay humihingi ng iyong kahabagan. Kami po ay humihingi ng kagalingan mo, O Diyos. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng iyong abang. Kaya nga po sa gabing ito, Panginoon, itong aming mga kapatid who are going through cancer, we pray and we declare healing by your stripes, O God. They are healed. Do you want to honor you, Lord? We want to glorify your name in their lives. For indeed, you're able to make miracles. You'll be able, O God, to heal them because there is nothing too hard and there is nothing too difficult for you. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito. Bigyan mo ng kalakasan, ng malakas na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay buhay at ang iyong salita, Panginoon, ay gagawa ng himala sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for tonight. Thank you for the word that we studied tonight, Lord God. May it be implanted in our hearts. May we use it and always remember that you are there to guide us and lead us, O Lord God, to your will, to wherever you want us to be, Lord God, and wherever you want to use us, Lord God, in whatever situation, Lord God, you want us to go through, Lord God. Thank you, Lord God, for your presence always, Lord. And Lord, we pray for this special favor request. We pray for travel safety for Tita Malen, Wedge, and Mayo. Pray for the Kani family safety. No harm will prosper upon them, Lord. Protect them, Lord. And pray for Jelly, Leana, as they go on their pregnancy, Lord. Pray for provision sa kanila, for the babies to be normal, to be healthy, Lord God, and help them to endure this season, Lord God, of pregnancy, Lord. And give them the joy of this experience, Lord God, the excitement, Lord God, of having a new baby, Lord. And we pray for Sister Minnie's car to be fixed by insurance, na sana po matapos na po ito, pati po yung home of the Giwas, yung water leak po, na ma-resolve na po ng insurance. Give them favor, Lord God, and maging favorable sa kanila yung results, and maging maayos po yung payment po for the repairs, Lord God. And we pray for Jelly, Joshua, and Giselle for their job hunting, Lord God. We just pray for please prepare the jobs that where they will be. We pray for a God-fearing workplace, Lord God, a God-fearing boss, Lord, and workmates, Lord. If not, Lord God, may you put them, Lord God, into a situation where they can be the light, the salt and light, Lord God, sa kanilang workplace, Lord God. And Lord, we pray for the weddings of Shane and Almira, and Bong and Medan. Lord, we are blessed, Lord God, to have two weddings in this year. We pray for these couples, Lord God, that may you guide them and provide for them. We pray that you would enlighten them, Lord God, give them direction, Lord God, of what to do, how to plan, send people, Lord God, that will help them, and may everything just be go smoothly according to your will, Lord. Pray for Jelly's ultrasound, which is upcoming, Lord God, that it would be a baby girl as their heart's desire, but if it's a boy, Lord God, whatever it may be, we know that it will give them joy. And it is a huge blessing, Lord God, to have an addition in their family, Lord. May you use the baby according to your will, Lord God, like all the heroes in the Bible, Lord God. May as they guide the child, Lord God, to be Christ-like, Lord God, and give them knowledge and the wisdom, Lord God, and provide for them, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for the lives of these people that we prayed for. May you give them strength, Lord God, and endurance, Lord God, to face all the tests, Lord God, and make me become a testimony of your goodness, of your faithfulness, and your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Heavenly Father, we thank you for tonight, Lord. We thank you, Lord, for continuous blessings and provisions na binibigay niyo po sa aming buhay.
Lord, pinapanalangin po namin ang mga sumusunod po na events. Unang-una po sa lahat, yung 40th anniversary po ng aming church, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa 40 years ng continuous blessings and continuous answered prayers po na binibigay niyo po sa church na ito, Lord. And maraming salamat po, Lord, at patuloy niyo pa rin po binibless ang lahat po ng tao dito po sa church. And we pray that it will be a successful event and mas marami pa pong ma-invite po para mas lalo pa po kayo makilala, Lord. And we also pray for 10:13 kay Maya Bugayong's dedication po, Lord. We also pray for Pastor Sunday as guest preacher, Lord, and sa Pastor's Appreciation Day. Also, we also pray for Children's Ministry Leadership Training, sa LA District Disciple Training Day, sa local mission trip to Covina's, and sa international mission trip, and all the upcoming events na wala po dito sa listahan, Lord, that sa mga events po na idadagdag pa rin po dito, Lord. We pray, Lord, that everything would be smooth, Lord, na wala po maging problema and maging successful po itong lahat ng events, Lord. And may we continue to give us wisdom, Lord, and strength to do all these events, Lord. Especially po sa wisdom, Lord, na way kayo po manguna po sa lahat ng events na ito, Lord. May we also have the strength to do everything, Lord, and na hindi po kami masyadong mahirapan, Lord, sa mga events na ito, Lord. Magiging smooth lahat and we claim maging successful po lahat ng events na ito, Lord. We also pray na sa mga susunod po na events na or wala po mga events na wala po dito, Lord, alam po namin, Lord, na lahat po ng ginagawa po namin events po, Lord, ay para po sa inyo po. Lahat po ng events na ito, Lord, yung naalay po namin sa inyo, Lord. And we're claiming na may these events change a lot of people's lives, Lord, na mapabago po yung buhay nila, Lord, and naway mas lalo po kayo makilala and magkaroon po ng relationship po sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Please pray in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we're praying for Michelle, Lord, na kakalipat lang po sa bago niyang apartment, Lord, sa Riverside. Continue to protect her, Lord, and give her wisdom and knowledge, especially with her studies. Also po yung mga estudyante, Lord, na nag-aaral every day, Lord. Pinapanalangin din po namin yung transition ni Kuya Jurel and Eliana going to Los Angeles, Lord. Continue to provide for them and protect them, Lord, sa kanilang transition na ito, Lord. In Jesus' mighty name we pray, amen. Lord, we pray for the guest that would be coming, Lord God, sa aming Sunday celebration for the 40 years of your faithfulness, God, sa lapiones. Lord, we pray for those brothers and sisters whom been long na hindi po namin nakikita. Lord, bring them to the church for us to celebrate with them. Lord, kayo po ang mangusap sa kanilang mga puso, lalo na Panginoon sa mga bago. Open their hearts and their understanding that they may be able, O God, to understand your message, O God. Lord, it's only by your grace and by your spirit indeed they will be understand your ways. We've said, Lord, it's not by might, it's not by power, but by your spirit. Kaya nga po sa gabing ito, Panginoon, we pray that your spirit will just move around the lives of your people. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magpakita ng mga bagay na naguguluhan man sila, Panginoon. Nabutin mo po sila ng aming mga panalangin. We do not know those challenges or mga problems or trials they are in. But Lord, hinihiling po namin na palakasin mo po sila, patatagin mo po ang kanilang mga pananampalataya. Lord, mangusap ka po sa kanilang mga puso. Lord, amin pong hinihiling ang mga ito sa iyong pangalan. In Jesus' name, amen. Lord, tinataas ko po sa inyo yung mga inaayos na papel ni Maureen Gadd na maging maayos ang lahat, lahat ng mga kailangan, lahat ng ano, makompleto na po, God, na malas stress and also, God, pag-iingat niya sa kanya, sa kanyang mga
sa trabaho na nahihirapan siya minsan get na maging maayos siya konsulta niya. Jesus to be. Thank you, Father God, sa lahat po ng naidalangin at pagpalain mga Panginoon ang lahat ng ito, O Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His presence upon you and decrease to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Good evening po, everyone. Bubuksan lang po natin. Stop sharing. Ayun. Hello po. So, buksan na po ang ating mga bintana para po tayo ay makapag-picture. Picture! Picture. Nasa na po yung iba? Wala na po. Wala na po bang hahabol sa bintana? Sa bintana ng upper Zoom. Teka lang. Okay po. So, wala na pong hahabol? 1, 2, 3. Ayun, maraming salamat po and good evening everyone. See you on Friday, Saturday. Good night po. Good night. Bye-bye. Bye-bye po. Good night everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Wow.